Bawat isa tayo po lahat ay patuloy na dumako sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang umaga pong ito na patuloy mong ibinigay po sa amin. Lord, patuloy po kami nagpupuri, Panginoon. Nagsusumamot, nagpapakumbaba, humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming karumihan, sa lahat po ng aming kasalanan, mga pagkukulang at kahinaan. Lord, lumalapit po kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Dalangin po namin, samahan mo po kami sa aming kalagitnaan, ang iyong banal na presensya, Panginoon, ang lagi po naming maranasan. Ikaw, Panginoon, ang maitaas, ikaw ang mapupurihan, ikaw ang mapaparangalan, Panginoon. In Jesus' name, amen. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniikat sa'yo. Ang puso ko'y dinudulo sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniikat sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sama ang puso ko, ang puso ko'y dinudulo sa'yo. Kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniikat sa'yo ay pumisa. Loobin mo, Panginoon, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tuloy nga, Panginoon, ang aming mga puso ay gawin mong banal mong tahanan. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maghari ka sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Hallelujah! Sinong magsasabing dakila ka, Panginoon? Hallelujah, Jesus! Purihin ka, Panginoong Jesus! Sinong magsasabing dakila ka? Dakila ka, aming Ama. Sino pang aawit sa kaniya kundi tayong kanyang nilikha?
ka? Sinong magsasabi? Sinong magsasabing dakila ka? Dakila ka, aming ama. Sino bang aawit sa kaniya? Kundi tayong kanyang nilikha, kahanga, kahanga, hanga, ang kaniyang mga gawa. Purihin ang Diyos at siya ay awitan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha. Sinong magsasabing dakila ka? Dakila ka, aming ama. Sino bang aawit sa kaniya? Kundi tayong sinong magsasabing dakila ka? Sinong magsasabing dakila ka? Dakila ka, aming ama. Sino bang aawit sa kaniya? Kundi tayong kahanga-hanga sa Panginoon. Kahanga-hanga ang kaniyang mga gawa. Purihin ang Diyos at siya ay awitan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha. Sinong magsasabi? Sinong magsasabi? Dakila ka, dakila ka, aming ama. Sino pang aawit sa kaniya? Kundi tayo'y magpuri sa Panginoon. Tayo'y magpuri sa Diyos na dakila. Tayo'y umawit, sumbahin natin ang ngalan niya. Umawit ng hallelujah. Umawit ng hallelujah. Umawit ng hallelujah. Purihin siya. Umawit ng hallelujah. Umawit ng hallelujah. Umawit ng hallelujah. Purihin siya. Minsan pa tayo magpuri. Tayo'y magpuri sa Diyos na dakila. Tayo'y umawit, sambahin natin ang ngalan niya. Umawit ng hallelujah. Umawit ng hallelujah. Umawit ng hallelujah. Purihin siya. Umawit ng hallelujah. Umawit ng hallelujah. Umawit ng hallelujah. Puri, pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka. Ngayon, bukas at kailan, pupurihin ka namin. Pupurihin ka sa habang buhay, O Diyos. Ikaw lamang po. Pupurihin ka ngayon, bukas at kailanman. Pupurihin kita sa ulit pagkakataon. Pupurihin ka. Ngayon, bukas at kailanman. Pupurihin ka sa habang buhay. Pupurihin ka ngayon, bukas at kailanman. Pupurihin kita. Pupurihin kita. Pupurihin kita. Ikaw ay kahanga-hanga, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon, napakabuti mo. Salamat po, O Diyos, sa iyong banal na presensya na palagi po naming naranasan. Patuloy nga, Panginoon, ikaw lamang ang aming pupurihin.
walang hanggang sasambahin, walang hanggang aawitan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Aking nababati na napakabuti mo sa akin. Aking namamasin ang katapatan mo'y hindi mapatid-patid. Sa lahat ng ito, ang tanging tugon ko ay awitan ka at mahalin at laging sambahin. Gaya ng mga ibon na laging umaawit sa'yo, gaya ng mga alon, walang humpay ang awit ko. Gaya ng mga dagat na di matutuyot, magwawakas ang alay kong pagsamba sa'yo, ay di rin magwawakas. Misamba, aking nababati na napakabuti mo sa akin. Aking namamasid, aking namamasid ang katapatan mo'y hindi mapatid-patid. Sa lahat ng ito, ito po ang aming tugon, Panginoon. Ang tanging tugon ko ay awitan ka at mahalin at laging sumba. Sa lahat ng ito, Panginoong Isus, sa lahat ng ito, ito po ang aming tugon. Ang tanging tugon ko ay awitan ka at mahalin at laging sambahin. Gaya ng mga ibon na laging umaawit sa'yo, gaya ng mga alon, walang humpay ang awit ko. Gaya ng mga dagat na di matutuyot, magwawakas ang alay kong pagsamba sa'yo, ay di rin magwawakas. Gaya ng mga ibon, gaya ng mga ibon na laging umaawit sa'yo, gaya ng mga alon, walang humpay ang awit ko. Gaya ng mga dagat na di matutuyot, magwawakas ang alay ko pagsamba sa'yo, ay di rin magwawakas. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Diyos. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong banal na presensya na dinako dito sa aming kalagitnaan. Tunay nga, O Diyos, hindi hadlang, Panginoon, ang lugar, hindi hadlang, Panginoon, ang problema, Panginoon, sa sounds, Panginoon, upang purihin ka namin at pasalamatan. Lord, wala pong makakahadlang nito, lalong-lalo na ngayon, Panginoon, na aming inaalala, Panginoon, ng iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Una, Panginoon, dinadalangin po namin sa umagang ito, Panginoon, ng aming bansang Pilipinas, Lord. Panginoon, hindi lingit sa iyo na napakaraming nasalanta, Panginoon, ng bagyo, napakaraming namatay, Panginoon, dahil sa landslide, Panginoon, sa Baybay City, Lord, ang dalangin namin, Lord, sa mga nawalan, Panginoon, ng mahal sa buhay,
Dalangin ko, Panginoon, ay patuloy nga, O Diyos, na i-comfort mo sila, Panginoon. Iparanas mo sa kanilang yung pag-ibig, Panginoon, ang kagalakan, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, kaming mga anak mo, kung kailan kami mahina, doon kami lalong nagiging malakas, Panginoon, dahil yun sa iyong pagsama sa amin at sa iyong kapangyarihan. Dalangin ko, Panginoon, patuloy, Panginoon, na i-comfort mo sila, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang mag-recover, Panginoon, na kanilang buhay, hanap buhay, Panginoon, at nawa, O Diyos, wala na pong masawi, Panginoon, wala na pong mamatay, Panginoon, nawa, Panginoon, ma-recover na, Panginoon, yung mga bodies, Panginoon, yung mga nasaranta ng landslide, at dalangin ko, Panginoon, ay makabangon sila, Panginoon. And Lord, we also pray, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, patuloy, Panginoon, ilayo nyo sa anumang trahedya at sakuna at kalamidad, sa volcanic eruption, tsunami, earthquake, Panginoon, sa mga super typhoon. We rebuke you in the name of Jesus. Sa landslide, we rebuke you in the name of Jesus, Lord. Cover our land, O God, the Luzon, Visayas, and Mindanao with your precious blood, O God. Walang kahit anong sumpa, walang kahit anong gawa, tangka ng kaaway, Panginoon, ang makakapasok sa aming bansa. And also, I pray, O God, Panginoon, sa pandemya, Panginoon, na until now, nararanasan namin. Maraming salamat dahil pinababa mo ang kaso ng COVID-19. Ang dalangin namin, Panginoon, huwag na ito tumaas. Panginoon, manumbalik na sa normal. Panginoon, ang aming nararanasan, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, sa mga nagbabakasyon, Panginoon, ngayon, Panginoon, holiday season, Panginoon, dalangin ko, pakaingatan mo sila, walang kahit anong trahedya, walang kahit anong aksidente sa kalsada, Panginoon, ang mangyari, Panginoon, patuloy, balutan mo sila ng banal na dugo, Panginoon, lalo-lalo na mga aming mga kapatiran, Panginoon, ang nagbakasyon din, Panginoon, sa summer in the beach, O God, sa kanilang mga probinsya, O Lord, pakaingatan niyo po sila. Ang dalangin ko sa aming bansang Pilipinas, patuloy, kumilos ka, O Diyos, lalo na sa nalalapit na eleksyon, Panginoon, ang dalangin namin, O Diyos, Panginoon, magkaroon ng mapayapang eleksyon. Ikaw ang mag-appoint ng mga new leaders, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, para mapaulad ang aming bansa at para makatulong, Panginoon, sa aming mga mamamayang Pilipino. Maraming po salamat sa mga hindi nakalimutan ko ipanalangin, Panginoon, didikit sa iyo lahat ang pangangailangan ng aming bansa. Ikaw po mag-supply nito, ikaw po magkaloob nito. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito at patuloy mo nga po kaming ginagabayan. Lord, muli po kami lumalapit sa iyong paanan. O na nga po ang patuloy na manguna sa aming mga OFW na nasa iba't ibang lugar, Panginoon. Sa kanilang mga buhay, O Lord, iniwan po nila ang kanilang pamilya upang mabigyan po ng mga pangangailangan na kanilang mga pamilya. In the name of Jesus, dalangin po sa kanilang mga buhay ay patuloy mo po sila palakasin ang kanilang mga katawang lupa, Panginoon. At ganun din po, bigyan mo po sila, O Lord, ng patuloy na kagalakan na nagsisibi sa kanilang mga amo. At ganun din po, dinadalain ko po ang kanilang employer na patuloy mo nga rin pong hipuin ang kanilang mga puso at isipan na ang kanilang employee, Panginoon, ay ituring po nilang kapamilya, Panginoon. At sila nga po, O Lord, ay ibigay nga po nila, O Lord, ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, even yung kanilang sahod in time, Panginoon, upang ito ay maibigay nga po nila sa kanilang pamilya. Panginoon, dalain ko rin po sa iyo sa naiwan po nilang pamilya na sila nga po, O Lord, ay maging maingat sa paggasta ng kanilang natatanggap sa remittances, O Lord, maisupply nga po ang mga pangangailangan iyon sa kanila pamumuhay. Ang kanila mga anak, Panginoon, ay gawin mo maging masipag, bigyan mo po sila ng katalinuhan. At ganoon din po, Panginoon, ang kanila mga asawa, O Lord, ay maging maingat. Tulungan din po sa pagtatrabaho ang kanilang kamag-anak nandun na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar, Panginoon. O Lord, patuloy ka na nga po manguna sa bansang Israel, pagpalain mo nga po at patuloy mo nga pong pagkaingatan ito. At dinadalangin rin po namin ang patuloy na pagkilos po sa bansang Ukraine at Russia, Panginoon. Unity, peace, O Lord, and love, O Lord, ang maghari, Panginoon. Ipuin mo po ang puso't isipan ni
Vladimir Putin, Panginoon, na ito nga po, O Lord, ay wakasay niya na nga po. Ikaw po ang ikaw na nga po ang magbago, O Lord. At sa iba't ibang kaparaanan, O Lord, kausapin mo po siya, Panginoon. And we believe, O Lord, ikaw nga po ang kumikilos sa mga sa digmaang ito, Panginoon. In the name of Jesus, thank you, Lord my God, at patuloy mo nga pong pagkaingatan ang mga sibilyan, Panginoon, sa Russia at sa Ukraine. Oh, hallelujah, Lord, dinadalay rin po namin sa iyo ang patuloy na pagkilos mo po sa bawat buhay po, O Lord, ng mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho, migrant and even immigrant, Panginoon, ay patuloy mo nga po silang pagkaingatan and cover them with your precious blood of Jesus Christ. At patuloy mo nga po ipakita, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo ay mayroong pag-asa. Doon sa krus ng Kalbaryo ay may kagalingan. Sa krus ng Kalbaryo, lahat-lahat ng aming mga panalangin ay tutugunin mo nga po. We thank you, Lord my God. At ito po ang aming samot na langin sa patabis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa panibagong buhay, sa kalakasan, sa karunungan, sa pag-iingat. Panginoon, hindi ligid sa iyo, Panginoong Jesus, ang kalagayan ng kanyang buhay, Lord. Ikaw lamang ang nakababati, nakapakita ng kanyang ginagawa at maraming tubuhin. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng mahaba at pinagpalang buhay. Lord, dalangin ko po na unahin kanya sa kanyang buhay, Lord, sa lahat ng kanyang gagawin, sa lahat ng kanyang pupuntahan. Pakaingatan mo rin siya, Panginoong Jesus. Bigyan mo pa siya, Panginoon, ng malakas na pangangatawan, Lord, at iiwasan mo siya, iwas mo siya, Panginoon, sa sakit karamdaman, Panginoong Jesus, sa anumang gawa ng kaaway, even ang kailidin, sa pangalan ng Panginoong Jesus, lagi mo siyang balutan ng inyong banal na dugo, Panginoon, at ang dalangin ko po maging ilaw at asin siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang pupuntahan, sa labas man o sa loob ng Kongreso. Lord, patuloy rin po, inalalangin namin sa iyo ang kanyang mga anak, Panginoon, una po si Brother Joel, Panginoong Jesus, patuloy mo rin siyang samahan sa lahat, Lord, ng kanyang pupuntahan, Panginoon, na sa kanya parangang panya, Lord, ibalik mo ng triple, Panginoon, ng lakas na nawawala sa kanya, Lord. Samahan mo siya, Panginoon, pagpalain, Lord God, at patuloy nga, i-bless mo sila, Panginoong Jesus, maging si Brother Jojo, maging si Sis Jovi, at tug ng family, Panginoong Jesus, ang buong Villanueva family, Panginoong Jesus, ay pagpalain mo, at naman po mga desire, Panginoon, panalangan ng kanilang mga puso, Lord, ay tugunin mo. Samahan mo sila, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay. At maging, Lord, Body of Christ, Lord, ang lahat ng aming kapastoran, aming mga kapatiran, Panginoon, dalangin ko po ay patuloy mong pataasin ang antas ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin po na tulungan mo sila, Panginoon, na gumising, Panginoon, sa umaga upang unahin ka, Panginoon Jesus, manalangin sa iyo. At patuloy rin po, Lord, supply mo ang kanilang pangangailangan. Huwag mo rin po silang pagkukulangin. At i-provide po rin, Panginoon, ang pangangailangan ng kanilang mga panambahan, mga bayarin sa bills. Bigyan mo rin sila ng pagkakitaan, Lord, para sa kanilang pamilya. At patuloy rin, Panginoong Jesus, itinataas din po namin sa iyo ang buong JIL Tondo East, Panginoon, na pinangungunahan po ng aming Pastor Charlie Villanueva. Panginoong Jesus, dalangin ko po sa iyo na pagpalain mo po ang aming Pastor, Lord God. At pakaingatan mo siya sa malaulong at nalampakan. Ilayo mo rin siya sa aming mga sakit karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng kanyang pupuntahan, ang lahat ng kanyang hawakan. Even ang kanyang family, Panginoong Jesus, ay i-bless mo po. Lord, salamat po ng marami. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Umaga ni Ganda. Precious, wonderful God, Holy Spirit. Thank you for this wonderful morning. Salamat sa hirap na buhay. Salamat sa malusog na pangatawan. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa masarap at mahimbing na tulong. Salamat, Lord, sa
vacation leave, Lord, na ipinagkanaw po sa bawat isa sa amin, sa mga bakasyon. Salamat sa safe travel, O God. Maraming mercy mo, Panginoon, na kung saan, Panginoon, inihatid mo po ang aming mga kapatid, kababayan, sa pagkakalang mga probinsya, yung mga umuwi ng ligtas. Yun naman pong nanatili sa kanilang mga tahanan. Thank you, Lord, for your comfort, for your encouragement, O God, and for your love na patuloy mo ipinapadama sa bawat isa sa amin. Lord, nadalangin ko po lahat ng mga fellow Don Watchers, wherever they are, bless them with your divine strength, divine protection, good health, full lifespan. We claim mana, Lord God, coming from your throne this beautiful morning, Lord God. We expect something, we expect something good that is going to happen in our lives, oh God. In the name of Jesus, Lord, we continuously pray for peace to stop the ongoing war between Russia and Ukraine. And continue, Lord God, to heal China, Wuhan, China, Shanghai, China, Lord, from the new variant, COVID-19 XE variant, in the name of Jesus. And we pray that this new variant will not enter our land. We apply the blood of Jesus over the Philippines, over all Filipino people, wherever they are. Lord, heal the sick, those who are suffering from any kind of sickness. Touch their bodies, quicken their mortal bodies. Raise them up, Lord. We speak healings, we declare, by the stripes of Jesus. We claim complete healings. We claim long and satisfied life. We rebuke untimely death, sudden premature death sa buhay nila at mga Don Watchers. Lord, salamat. Pinagpala mo kami. Salamat sa katugunan mo sa aming panalangin. Sa mga kapangalan, pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. O kaysaya, kayong lahat, kayong lahat ay sama-sama sa pagpupuri sa ating Panginoon. Saya at kay ganda, kayo lahat ay sama-sama, umaawi ng papuri, sumasayaw at umakanta. O kayo saya at kay ganda, kayo lahat ay sama-sama, umaawi ng papuri, sumasamba. Ipalapat ang iyong kamay, itaas at umagayway, sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalapat ang iyong kamay, itaas at umagayway, sama-sama isisigaw, sama-sama isisigaw, sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. O kay saya at kay ganda, kayo lahat ay sama-sama, umaawi ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, kayo lahat ay sama-sama, umaawi ng papuri, sumasambay. Palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama sisigaw, Diyos ay buhay. Palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama sisigaw, sama-sama sisigaw, sama-sama sisigaw, Diyos ay buhay. Praise God, praise God, glory, glory to God. Umagang kay ganda, purihin ating Panginoon mula po dito sa Pine City,
Baguio City, Summit Capital, we would like to greet you. Good morning. Umaga ang ganda. Every morning, every gising is a wonderful blessing from the Lord. Ipagpamahin po ninyo, yung ating sound ay kanina mahina. Dahil kapag tayo po ay mobile ang ating downwards, talagang may mga ano po, adjustments po tayong ginagawa. So bagay, tanda po natin, no plans of God can be thwarted. Wala po mga kahadlan sa dakilang plano ng Diyos, lalong-lalo na po sa ating pong panalangin para sa bansa, para sa buong mundo, kapayapaan sa Russia and Ukraine, to comfort our kababayan who are affected by Typhoon Agaton, lalo-lalo nito sa Baybay Leyte, sa iba pang mga probinsya. Wala mga kahadlang sa atin pong pagbubulay-bulay at pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. So from City of Pines, from Baguio City, again, we would like to greet you good morning. Ohayo Gosamas. Sa mga kapatid namin from Japan, sa Barangay, from the Middle East, Chao San. Sa mga kapatid namin mula sa Hong Kong, sa Wuhan, from Taiwan, China, Buongiorno sa mga kapatid namin from Italy, Bonjour, mga kapatid namin from France, Paris, Calimera, from Greece, Buenos Dias from Spain. Puri ang ating Panginoon dito po sa mga kapatid namin from Baguio City na Imbag, Abigan. So, purihin ang ating Panginoon. Okay na po ba yung sound natin? Kaway-kaway lang po, mga fellow God watchers. Pindutin niyo lang po yung kamay. Kamay. Heart. Heart. Ha? Kamay. Kaway-kaway nga yung heart. O sige, gusto yung heart. Heart, heart, heart. So, praise the Lord. So, puri ang ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kami po ay ligtas na nakarating dito sa Baguio City kahapon. And praise the Lord. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na ako po ay nakapag-play na ng goal kahapon. Praise the Lord. Kaya ako po ay muling pinalakas ng ating Panginoon. So praise the Lord. Let's go to the word of God na po. We are clothed with overcoming fears. Amen? Amen po ba? Now we will study another topic. And this time, let's study, let's meditate on how we can overcome naman stress. Alam ko po na interested po ang lahat sa topic na ito. How to overcome stress. We must know how to deal with stress or to have some relief in case you are stressed. So, basahin po natin ang Biblia. May I borrow your NIV version? NIV, hindi magandang balita. Praise the Lord. Dito po sa Philippians hindi pa nga, nakasulat naman po pala. Andiyan po sa inyong TV monitor. Philippians 4, from verse 6 until verse 7, do not be anxious about
anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4, from verses until verse 7. Huwag daw po tayong mabalisa sa anumang mga bagay, sa halip, sa pamagitan ng panalangin, pagsamo, at na may pagpapasalamat. Dalhin daw po natin, idulog natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan at ang di malilit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso't isipan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So do not be anxious about anything. Sa Matthew chapter 6, verse 25, sinabi ng ating Panginoon, do not worry about what you shall eat, what you shall drink, what you shall wear. Look at the birds in the sky. They do not sow, they do not store up in barns, yet your heavenly Father feeds them. Do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. So yung stress po, mga kapatid, yan po ay nararanasan ng lahat ng tao. Lahat po ng tao na stress. Even animals can be stressed. Kapag na-stress yung mga animals, di ba sila ay tumatapang? Sila ay nangangagat. Ang masama po ay kapag tao ang nangagat. Yun ang masama. So, kinakailangan po ma-overcome natin ang stress. So, at ang Biblia po ay punong-puno ng mga pangako ng Diyos na tinuturuan po tayo how to overcome stress. Ang malakas po maka-stress ay kapag wala kang pera. Mabuti pa ang pera may tao. Kapag ang tao walang pera, yan ang malakas mo pa stress. Marami po ang pinanggagalingan ng stress. By the way, what is stress? Stress is a feeling of emotional or physical tension and fatigue. Yung overthinking can trigger stress. Overthinking, over fatigue. So it is an emotional feelings or physical feeling of tension and fatigue, over fatigue. And you know, stress can cause a serious physical and mental problems. So we have to overcome stress. Stress can make a person feel confused, frustrated, and angry. Alam niyo, yung mga taong full of stress, mahahalata mo yan sa kanilang facial expressions or countenance. A person who is stressed could hardly smile. Lagi yan nakasimangot. Tingnan ko yung mga mukha nyo ngayon. Umarap kayo sa salamin kung kayo nag-iisa. Pag ang kilay ninyo ay letter S, yan, puro stress yan. Ay, Pastor, paano kung drawing lang yung kilay? Eh, di ayusin mo yung drawing. Praise the Lord. Pastor, ngayon ay Holy Week, bakit yung topic mo ay about stress? Yun pong Holy Week message, hayaan na po natin yan sa mga full-time pastors. Mga kapatid, yung seven last words, bukas po, ina-announce ko na wala po tayong Don Mas, every day Don Mas.
let's give a chance sa ating pong mga full-time pastors to preach to us at makinig lang po tayo bukas. Amen? Let's have a moment of silence tomorrow. Because tomorrow is Holy Friday. Friday. So, praise the Lord. So, ang stress na po can bring confusion, frustrations, and angry bird. Sino rito mga angry birds? I-request ko sana kagabi na si James ang mag-preach. Kaya lang, nung nakita yung bill ng Jerry screen, nagbago yung mukha, naging angry bird. Buti na lang, madaling makarecover yan si James. Ako ay muntik na rin mag-angry bird. Si James magaling dyan. So, praise God. Sino nito mga angry birds? Ibig sabihin niya, full of stress ka. Pag yung mukha mo, ikamukha mo si angry bird. Stress is your body's reaction to life's challenges and demands. Yung natural reaction daw yan ng katawan ng tao kapag yan ay nahihirapan. Kapag siya ay napipressure, yan. Ha? So sabi mo kay Sister Baby, kasi yung kapitbahay namin ay kinaw ng attention nila Sister Baby. Umuusok na rin simbahan. Ha? Ibig sabihin, nare-revive, nag-aapoy. Yun pala, nasusunog yung niluluto ang aming kapatid. Alam ko na sa langit na ako. Sabi ko, si Sister Betty kasi meron sa akin yung 1 year na walang video. 1 year siya na may exemption from review. 1 year ang binigay ko dyan. Malapit na matapos yun siya. Kailan ba yung confine? Okay, so, samantala yung mga sis, 1 year lang yun. Kaya di ko siya nire-review. So, natural po na reaction daw ng katawan yun kapag tayo ay mini-face life's challenges and demands. Yun sa opisina. Diba? Pagka sinabi ng ating boss, Jill, na, oh, wala tayong koleksyon. Nako. Talagang. Si Jill, ito na i-stress. O di kaya yung nagkamali yung billing, di ba? Hindi na bill ng tama yung aming mga clients. So, of course, maapektuhan yung aming income. Kaya po ay nakaka-stress. At lalo na nung i-review ni Pastor, ang lakas maka-stress niyan. So, when we are stressed, my advice for you is chill. Chill. Kala nyo kayo lamuro ng term ng mga ano, ha? Mga millennials, ha? Chill. Chill lang. Chill. Relax lang. Kalma lang. Kalma ka lang. So, everything will be fine. Stress is one of the causes of serious health problems like sickness or diseases. Alam niyo ba kapag na-stress ang tao? Ang sabi ng mga medical experts, once you are full of stress, your immune system is suffering from deterioration. Yung mga cells natin ay nagiging mahina. Kaya dyan nakakapasok ang mga sakit at karamdaman when you are full of stress. Kaya nga dapat tayo ay naghahanap ng stress reliever.
Number one na po dyan, yung prayer. Saka go to the Word of God. Amen? Once you are stressed, go to your prayer closet, kneel down and pray to God. Pinag-aralan na po natin yan sa overcoming fears, di ba? Sing song of praise. Yan ang sabi ng Biblia, di ba ba? Are you in trouble? Anyone is in trouble? He should pray. James 5 verse 13. Are you sick? Call for the elders of the church to pray over you, to anoint you with oil. In the name of the Lord, in the prayer of open faith, will make the sick person well. If you are sin, he shall be forgiven. Verse 14. Are you happy? Sing song of praise. Are you stressed? Hello? Are you stressed? Okay, go to Jesus Christ. Jesus is the best stress reliever. Go to Christ. Kaya sabi ng ating Panginoon, come unto me, you who are heavenly laden, heavenly burden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Are you full of stress? Jesus said, come unto me. And he said, cast your burdens. Bakit naman ang isang natin? Those who are heavenly laden, come to me. All of you are tired of heavy loads, for the yoke I will give you is easy and my burden is light. Come to me and I will give you rest. Sing one more time. And he said, cast your burdens upon me. Those who are heavenly laden, come to me, all of you who are tired of heaving heavy loads, for the yoke I will give you is easy and my burden is light. Come to me and I will give you. Ang isa pa kong bad news, ang stress, ang lakas magpatanda ng mukha. Sino dito mukhang matanda? It can fast track your aging. Bata ka pa sa edad, ang mukha mo, mukha ka ng lolo, lola. It only means you are full of stress. You cannot overcome stress. And worst of all, ang stress could trigger depression that may lead to suicide. So yun po yung worst of all, mga kapatid. Kaya we need to overcome stress. Yung mga hook up sa talpak, yun, full of stress yun. Isipin mo eh, nagkautang ka dahil sa sugal. Eh bakit kasi pinapayagan ng ating pamahalaan yung talpa? Kasi kung magsusugal ka, wala kang pera, pwede yung utang. Pag nabaw ka sa utang ngayon, ayun. Meron po kaming kasama sa opisi, estudyante natin, oh. Kalahating milyon, pinatalo sa talpa. Hindi ko mabagat yung pangalan. Dalawang kotse, binenta. Ayun, pinalaya siya ng pinan niya at ng asawa niya. Dahil sa talpa.
Yun pong baon sa utang, ang tao full of stress yan. Hindi yan makakahulag po sa stress. So, pamilya po kami dyan dahil yan po ay aming binabattle din sa family namin. So, praise the Lord. Kaya kinakailangan talaga, we must know how to overcome stress. And no less than Prophet Elijah suffered from extreme stress to the point of he was praying to God to take his life. Di ba yun ang prayer ni Elijah? Lord, kunin mo na ako. Hirap na ako. Sino po yung gano'n ang panalangin? Lord, kunin mo na ako. Ako naman, iba pa ako nahirapan. Lord, mag-rapture na. Amen. Bakit ito pag-pray na kunin ako? Lord, mag-rapture na sana. Praise the Lord. Hallelujah. Mamaya, kinuha ka nga, eh, sisi ka. Doon ka napunta sa kabilang ibayo. At least yung rapture, sigurado ka, doon ka pupunta sa langit. Our body is a living temple, one that has been bought at a great price, and therefore we ought to glorify God with it. We must take care of our bodies. Therefore, it is our spiritual accountability with God. So, tayo po, we are commanded by God to take care of our bodies. Kaya, wag po natin pahintulutan yung stress, ma-overcome tayo. Utos ng Diyos yan, take care of your bodies. Your body is the temple of the Holy Spirit. Tandaan natin ha, stress is a gradual suicide. Kaya kinakailangan talaga labanan natin ng stress. Ang stress daw po ay unti-unting pagpapakamatay. Okay, let's go to how to overcome stress. But before that, let us read yung story of Prophet Elijah, why he suffered from overstress. So, paano hindi ka may stress? Eh, hinahunting ka ni Jezebel. Naalala si Elijah, di ba? He killed 400 prophets of Baal. Naalala niyo yung duel on Mount Carmel? Yung hinamon ni Elijah. Tama ba, Elijah? Yung 400 prophets of Baal. O, manalangin kayo sa Diyos nyo. Mananalangin ako sa Diyos ko. And the God who answers by fire is the real God. Amatay, ano po? So, maghapon na nalangin yung prophets, 400 prophets of Baal. Nagsasayaw pa sila, sinungatan pa yung mga katawan. There was no answer. Si Elijah, very short time prayer niya. And God answers by fire. At pinatunayan ni Elijah that his God is a real God. The God who answers by fire is the real God. So, victory. Amen? Tandaan po natin, once we gain victory, tomorrow, there will be discouragement. When you reach the highest peak of success, when you go up, natural thing to happens. Di ba? Pag binato mo, isang bagay pataas. Ang tendency niyan, yan ay babagsak because of the principle of gravity. Sa buhay natin, mga kapatid, do not be overwhelmed with success and victories. Dahil tandaan natin, may kalaban. We have to guard our hearts. We have to be prayerful to maintain your own success and victory na nararanasan natin. Abundin po natin yung plato. Yung plato naman, yun naman yung there's no room for improvements na. Dapat tayo po ay ascending. Ascending to heaven. Amen?
Yung performance natin, it should be ascending. Amen? Ano ba ascending? Yung parang nag-take off na airplane. Yun po yung ascending. Okay, let's take as an example the life of Elijah. Napakaganda po nito. In 1 Kings chapter 19, beginning verse 3 until verse 9, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Verse 4, while he himself went a days of journey in the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. What of his stress? Take my life, I am no better than my ancestors. Verse 5, then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. He looked around and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and he lay down again. Then the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank, strengthened by that food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. And then he went into a cave and spent the night. So Elijah is overwhelmed with stress, with difficult circumstances that he wanted to end his life. But in that moment, God didn't give him a pep talk or encouragement. God did not give him a rebuke for his lack of faith. Instead, he gave him a meal. Ang lakas talaga makatanggal ng stress yung pagkain. And let him go to sleep. Twice. So, how to overcome stress? We must apply rest. R-E-S-T. Yan ang matututunan po natin sa buhay ni Elijah. And what is rest? Relax. Eat moderately. Sleep. Take a break. Ang kapatid, to overcome stress, just relax. Eat some food moderately. And then sleep very well. And then take a break. So ngayon, maunawaan niyo si Pastor kung bakit nagpipray ng gold. To relieve from stress. Amen. Kapag pinapalo ko yung bola, iniisip ko yung kapatid na matigas ang ulo. Dahil hindi ko siya mapalo, bola na lang ang papalingin ko. Gusto ko siyang ishoot sa heaven. Amen? Eh, lagi napupunta sa OB, outbounds. Ang tawag namin outbounds. Okay, rest. Refers to, acronym po yan, no? Relax. Eat, sleep, and take a break. Take a break. Learning to rest is an important part of taking care of our body. God has entrusted us. So yung pamamahinga raw po ay yan ay way or paraan ng Diyos upang tayo raw po ay makaregain muli ng strength. Sometimes the most powerful thing, the most spiritual thing we can do is to take the power of enough. Bakit nga yung idlip, ang lakas makabawi ng lakas? Amen? Amen mo ba? Nakikita ko sa church yan eh, yung nap ng nap. Yun yung mga malalakas eh. Malakas makaasar. Habang nagpipreach si pastor, yung natutulog. No? Sila lumalakas, ako nanghihina eh. Kaya I'm just relieving your stress. Hindi, totoo yan, yung power of enough. Halimbawa, pagod na pagod ka sa
pagtatrabaho, yung 21, di ba, after taking your lunch, yung maka-admit ko lang kahit, 5 to 10 minutes, ang lakas makapagpalakas yun. Ang lakas makarigay ng strength. So, sabi po nung author, nabasa ko, sometimes the spiritual things to do to relieve from stress is to take the power of ENAP. N-A-P, yung idlit. Eh, sleep yun, di ba? Sleep. Si Elijah po, nung siya ay full of stress, hindi siya in-encourage ni Lord. Hindi siya kinausap ng Panginoon. Hindi siya ni-rebuke ni Lord dahil sa kanyang kahinaan ng pananampalataya. Siya ay pinatulog ni Lord at binigyan ng pagkain 2 beses. Amen? Alam niyo ba kung ano ang nag-grab sa kanya? Uwak! O kaya yung grab niya, nung pala meron na. Ang nag-deliver ng pagkain ni Elijah ay Raven. Uwak. Alam niyo, ang lakas makapagtanggal ng stress yung uwak. Yung mga tao may karamutan, pag binigyan ka, tanggal ang stress ko yun. Ito, dami, pero binigyan ako ng blessings, tanggal ang stress. So, yun po, ano? Rest, relax, eat, sleep, and take a break. So, yan po yung ginawa. Yan po yung pre-provide ni Lord kay Elijah. So, nanumbalik yung kanyang kalakasan at hindi na siya nag-isip na mamatay na siya. Sometimes, the most spiritual thing we can do is to take the power of enough. Let us take a step backward and save ourselves from going over the cliff. So, step backward taken. We must take a 1 step backward to take 3 step forward. So what I am trying to point out is, let's have some evaluation, assessment, personal assessment. Let's take a break. Hindi sugod na sugod, ha, mga kapatid. Amen? Everyone? Kaya po kami narito sa Baguio. Yun po yung dahilan. You know, everyday Don was could be stressful. Yung preparation lang po ng message, everyday po yan. Hindi po ako nato-complain, ha? For the glory of God. Ang isang pastor po, hindi makatulog yan ng dire-diretso. Because we are praying for revelations. Amen? Was na nag-reveal ang Diyos, habang kinoconstruct mo yung iyong preaching message, gigisingin ka ni Lord, o itagtag mo itong verse na to? Itagtag mo itong point na to? Paano ka makakatulog ng mahimbing? And every day! Kaya, palagan nyo na ako, huwag na kayong magtampo sa akin kung ako ay narito sa Baguio City. I am applying rest. The principle of rest. Relax. Eat. Sleep. And praise the Lord. Nakatulog ako ng mahimbing. Amen? Praise God. Hallelujah. Nakarigain ako ng strength. And then take a break. So, ang tawag po natin is unwinding. Unwinding. Yung po ang tawag natin. So, we need to unwind. Take 1 step backward to take 3 steps forward. So, let's have some break. Kayo rin po, ha? I encourage you to take a break. Relax. Eat. Suspend nyo muna yung inyong mga ang tawag natin dyan? Diet? Ah? So, diet?
Cheat day. Relax. Yan ang mensahe ng Panginoon. Enjoy your life. For you to be relieved from stress, apply the rest. Relax, eat. So yung mga kumabayan sa probinsya, luto nyo, pinakamasarap na pagkain. Alam niyo ba yung inihain ni Lord kay Elijah? Pinakamasarap na pagkain. Anong tawag natin doon sa niluto sa bato? Yung mga sisig, ang tawag natin? Sizzling. Sizzling food. Ang inihain ni Lord kay Elijah. Di ba yung tinapay daw na niluto sa bato? Di ba yung sabi? Basahin ninyo yung ating binasa kanina. Yung bread cooked by hot coals. It is sizzling. Sizzling bread. No? Tama ba? Verse 6, he looked around and there by his head was some bread baked over hot coals. Grabe po, no? Bread baked over hot coals. And a jar of water. Kompleto. Pag nag-deliver si Lord, kompleto. Complete meal. Complete meals, ano? So siya'y kumain at uminom at natulog. O, di lumakas niya. Kung ano-ano ang pinag-iisip nating paraan, yun lang pala. Simpleng-simple lang pala. Relax ka lang. Chill. And then, eat. Relax ka lang. And then, sleep, matulog. And then, ayun, take a break. And then, go to sports. Ayan. Sa akin, yung, baka ko makalimutan, biblical din po yung mga sports activity, physical fitness. Mga kapatid. Mabasa po natin yan sa 1 Timothy 4 verse 8. So, huwag kayo magpa-stress sa lakas ng sound. Kalooban ng Panginoon niya para mag-read. Amen? Just focus on the Word of God. Was lang ito. Amen? Huwag tayong masyadong critical. Hayaan natin ang Diyos at kumilos. Amen ba? Amen. Pag kumilos ang Diyos, ay perfect yan. Huwag tayong magpa-stress. Ito pinag-aralan, stress, pagkatapos hindi natin may pamuhay. Relax. Amen. God is doing something beautiful. Tandaan po natin yan. So, sports activity, physical fitness, or exercise could also relieve us from stress. 1 Timothy 4 verse 8. While physical training has some value, training in holy living is useful for everything. It is promised for his life now, then the life to him. So even the Bible recognizes and encourages us to have physical training or bodily exercise. As sabi ng Biblia sa ibang translation, for bodily exercise profits a little. But godliness, pero of course, huwag natin kalimutan yung godliness. Profits more. So, bago na exercise, in-encourage po tayo ni Lord to have some sports activity. Eh, Pastor, eh, mabuti ka, meron kang goal. Eh, bakit? Pwede naman kayo magsumba. Yung nga lang, huwag kalilimutan yung Don Juan. Marali kasi kaming nagsusumba, eh, nakalimutan yung church, eh. Puro sumba, nakalimutan yung samba. Amen? Mga kapatiran, ha? When you do some exercises, sabi mo, Pastor, mag-exercise. Di ay magsusumba. O bago ka magsumba, ikaw muna ay sumumba. Mauna ang samba, bago ang sumba. Huh? Ano pa? Eh, di ba marunong magsumba, Pastor? Hindi ka ba marunong mag-jogging? Eh, Pastor, paano mag-jogging? Dami kong gawain bahay. Di ba, mantay ka maaga. Puro gawain bahay yung iniisip mo, may stress ka. Have some relaxation. Alam niyo, when we do some
yung sports activity. Ako yun ang hapon, praise the Lord. Sabi ko, ay, praise God, nagbakasakali lang ako doon sa Pine Woods. Iniisip ko kasi walang Lord dahil only week, nagbakasakali ako. Eh, praise the Lord. Sabi niya, may promo po kami. Ano pong promo? 1,050 lang po. Libre na lahat. Oh, praise the Lord. Ang dalaga ng stress ko, binanggit pa lang yung price. Eh, 3,000 po yan, eh, isang game eh. Ah, sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, bukas wala ba? Eh, pulibok na po bukas. Ha? Huh? Praise the Lord. Sabi ko, matuntuwa ni Pastor Baby. Pulibok. Tanga lang straight. Pastor Baby. So, and then while playing, of course, I'm singing to God. I'm worshiping. Habang nagpe-play, ako po ay galak-magalak, papasalamat sa Panginoon. Na nag-iisa lang ako, naglalaro. Narinig ako from stress. Amen? Nakalimutan ko na ubos na pala yung budget namin, Mr. Baby. Sa pagpapagawa ng bank. When you do some physical training or physical exercise, it's not about it. Nare-relate tayo from stress. Why? Kasi nadi-detach yung mind mo doon sa mga worries and anxieties mo. Kuha nyo? Hello? O na-stress na kayo? Okay, magpa-stress. How many days tayo dito hotel? Ngayon lang, di ba? Pag naingayan sila at nag-complain, naalis naman na tayo eh. Basta't magbabayad na tayo. Amen? At kung tayo man, huwag na kayong babalik at may ingay kayo, hindi ba't kami hotel? Ba't kami magpapa-stress? Amen? Salita rin Diyos ng ating tinatalakay, pinagbubulay-bulay. At marami po nabibless. Amen? Are you not blessed? Ako po, eh, ako piniprepare ko, blessed na blessed ako eh. Tumang-tumang ako sa Panginoon dahil sabi ko, ang Diyos talaga ay sa balance na. Mamamatay ng maaga pag puro stress ka. Hihina immune system mo, magkakasakit ka, magkakakanser ka. Kaya ba kapatid, kulang lang yung ating oras panahon kasi sisingin ko pa sana yung sense of humor. Pero, pwede na natin yung talakay sa Sabado. Overcoming stress, pwedeng humaba rin po itong topic natin. Hindi tayo nagmamadali ha, mga kapatid. Okay, okay na mo ba? Relieve na ba kayo from stress? O, lalo kayo na-stress? Pag si James ang nagturo dito, tanggal ang stress. Huwag lang makaka-receive ng bill ng Jerry's Green. Biglang umaawit yan eh. Ano yung awit mo, James? So let's take a step backward and save ourselves from going over the cliff. Contemplate, evaluate, assess, move forward again. Amen? Let's pray. Lord, maraming po salamat. Pinagpala mo kami sa umaga po ito. Ang dalahin ko, Panginoon, na mensahe na ipinahayag mo sa amin, Lord, ay tunay na maipamuhay namin kaagad. Araw-araw, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Lord, relieve us from stress. We cannot avoid stress, Lord, dahil araw-araw, marami po kami mga hinaharap ng mga daily activities sa work, sa job namin, sa business, sa church, yung house chores, talagang, Lord, pressure in life challenges, demand, napakarami yan, Panginoon. But thank you, Lord, for teaching us how to overcome stress. And Lord, thank you, Lord, for teaching us how to have rest, to have some relaxation, to eat moderately, Lord God, to take a sleep, and to take a break, oh God. So that we can be relieved from stress. Bless the elements of the Holy Communion. This bread symbolizing your body. This juice symbolizing your blood, which was crucified, the shed on the cross of Calvary.
We claim, Lord, as we spread the peace juice, all the blessings, the benefits, the power of the cross, our victory over all the works of darkness, pinakinabi sa aming mga buhay. Gawin niyo kami karapat-dapat makisalo sa banal na hapunan. Thank you, Lord, for dying the cross, for our salvation, justification, sanctification, redemption from all curses, and to the shedding of your blood. We claim divine protection from all the works of the devil. In the name of Jesus Christ, our Lord, amen. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I've made a choice to listen to your voice. Wherever you may be, I will go. And even in a quiet pasture, by a gentle streams, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. That's not the point of one. Lord, sandali kayo ninamit, inaling at tinapay at Cristo ito sa misimbolo sa iyong madalang ato at madalang dugo. Inaki namin lahat ng mga pagpapalat, biyaya ng kaloob mo, katagumpayan sa lahat ng gawa ng kadiliman sa makapangyarihang pangalan ng Yesus. Amen. Dito kayo po natin, inaling may pag-ala pa na palataya at pasasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa natin ang kakatiwala po maghapong ito. Gabayan mo kami, samahan mo kami, ingatan mo kami. Hindi po kami iwan, hindi po kami pabayaan. Pagtagumpayan mo kami sa lahat ng aming gawain sa buong maghapong ito, Panginoon. Lord, as we celebrate Holy Week, Semana Santa, Panginoon, dalangin ko, huwag po namin kalimutan ang alalahanin na yung ginawa doon sa Cruz de Calvario para sa aming kaligtasan. Salamat, muli mo kaming dalhin sa yung banal na presensya, Panginoon, bukas sa aming po pakikinig sa mga mensahe na ipapangaral ng aming mga full-time pastors, lalo-lalo na ng aming minamahal at Brother Eddie Villanueva at iba paraming mga full-time pastors na kanila pong ipapaalala sa amin yung the seven last words of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Muli, dalhin mo kami sa iyong presensya sa Saturday, Lord, sa aming pag-resume ng everyday don was. Sa iyo ang lahat ng papuri sa mga pangalan ni Jesus. Everybody says, amen. Pag-ingin ko lang laging nandungan ng pagpupuri at pasasalamat. Pag-ingin ko lang laging nandungan ang Panginoon.